Hello everybody, my name is Ael and today magtuturo ako ng Filipino sa para sa ika-apat na baitang. And yung topic ko ngayon ay tungkol sa ano, pang-angkop at pangatnig. Okay, so unahin natin ang pangatnig. Gumawa ako ng notes kasi dito para mabilis nating maintindihan. Kasi usually yung mga ibang mga bagay, madali lang natin maintindihan. Pero for some reason, yung pangatnig tsaka pang-angkop, hindi natin masyado natatalaka ito. Since parang it just comes naturally na pag nagsasalita tayo sa Tagalog, nagagamit na lang natin siya. Pero hindi natin talaga siya iniintindi. So now I'm going to discuss with you kung ano yung mga differences ng dalawa. Yung pangatnig ay nag-uugnay sa dalawang salita. So marami siyang iba-ibang paggagamit. Yung una ay pamumukod. Yung pamukod, parang sinasabi niya na halimbawa, ikaw o ako. So, parang hinihiwalay niya na ikaw o ako. Panubali naman, may alinlangan siya. Halimbawa, gusto mo sabihin na lalabas tayo kapag may naipon na tayong pera. So, panubali siya kasi nag-aalinlangan siya kung lalabas ba kasi wala ka pang ipon, di ba? So, kapag may ipon, lalabas tayo. So, panubali yon. Nag-aalinlangan pa siya, hindi pa siya sure. Paninsay naman, sinasalungat niya yung unang nasabi. Lalabas sana tayo, ngunit nasira ang sasakyan. So, paninsay yon kasi gusto mo sanang lumabas, pero sinalungat mo na hindi ka pa rin makakalabas kasi sira yung sasakyan. Yun yung salitang ngunit. Ngunit, sira yung sasakyan. Kaya hindi na tayo matutuloy. Or pwede mo rin sabihin na kakain tayo sa labas kahit na bawal. So, hindi ka rin pwede kumain sa labas dahil bawal siya. So, sinasalungat mo yung sinabi mo. Pananhi naman, sinasabi mo yung dahilan kung bakit nangyari. Pananhi. Dahil sa ginawa mo, mapapalo kita. Yung panapos naman, siya yung katapusan. Parang sinasabi mo na, sa wakas, tapos na ang istorya ko. Ganon. Panlinaw naman, pinapaliwanag mo yung nabanggit mo. Halimbawa, nagkabati na sila, kung gayon, yung salitang kung gayon, naglalaro na sila sa labas. So, nililinaw mo na dahil nagbati na sila, naglalaro na sila sa labas. Yung ginamping salitang kung gayon. Yung panumbang, parang nagdadagdag ka ng impormasyon. Tayo ay lalabas at saka bibili rin tayo ng ulam. So, dinadagdagan mo yung gagawin mo pag lumabas ka. Yung pananggit naman, sinabi ng iba, ngayon, uulitin mo. Kunyari, sabi raw ni Lola na huwag maligo kung gabi na. Tapos yung panulad naman, para nagko-compare ka. Like, kung ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Kino-compare mo yung ginawa mo sa mangyayari. Ngayon, doon naman tayo sa pang-angkop. Yung pang-angkop naman, yun ang ginagamit mo kung gusto mo na mas mabilis mong mabanggit ang mga salita na ipagdudugtong mo. Ginagamit mo ng salitang na para idikit siya. O kaya, dadagdagan mo ng G or NG. Example, nabait, nabata. Batang, yung bata, lagyan mo ng NG. Batang, masunurin. O kaya, sa salitang mamahalin. Lagyan mong mamahaling bag. Para maging suabe yung pagbanggit mo ng mga salita. So, yun. Thank you for watching.